Hi, what's up mga kabigs? Meron tayong nabudol sa Shopee. Ito yung whole body mirror na may wheels. So ngayon papakita ko ang simpleng pagbuo nito. So ito, makikita nyo, may apat tayong nagulong. Ito, apat na end part niya para i-fix yung gulong dito. Kasi may nut to sa loob. Ito yung pares ng tornilyo dito. Okay? Tapos apat na tornilyo. Tapos apat na dalawa para sa yung rolling. Kung saan natin naro-roll, mamaya papakita ko. Ito. So, screw part din to. Screw. Ito naman sa top part ng salamin. Ito yung mirror natin. So, huli na natin kakabit to. So, ano unahin natin is ilan skip? Unahin natin muna i-fix is yung gulong para hindi tayo mahirapan. So, ito ang unang part. So, sa mga magtatanong saan ba yung pinakaharap dito o pinakalikod, may tips pala ako dito. Makikita nyo. Ito, kung saan siya naka-weld na mas malapit, yan yung pinaka inner part nyo. Ito yung pinaka outside part. So ganun din dito sa kabila. So yan yung tips diyan. Ito outer part, ito yung pinaka malapit na nag-weld is yung inner. So pag ganun yan. Pag ganun. Kasi ang tendency pag ganyan yan at ganyan. So nako-compress nyo to, nabibend nyo to. Nang pag ganun. Nabibend nyo yan mamaya. Pag mali. Kaya may napaka nipis na ng weld nito, spot lang. So may tendency mabali at maputol yan. So yan lang yung pinaka tatandaan nyo dyan. Ito yung sa loob, sa labas. Okay, unahin natin yung gulong. So sa gulong, ito, ikuha ka na isa. Tapos ito, tsaka yung butas. Itong butas na to, eh dapat tumugma. Okay? Press nyo lang dyan. Okay? Ganun din sa kabila. Okay? Tapos kuha ka ng isang gulong. Insert nyo lang yung gulong dito. Siputin. Oops! Ayan. Tapos ito. Ito. Putin nyo lang. Ay, ba't nahulugan ako? Ayan. Putin nyo lang. Naipos, ha? Wala. Pos? Ayos, siya. So, ikalas na lang na side. So, ito na yung last part na ating gulong. Susunod natin gagawin after nito is i-fix muna natin itong parang konting rack niya sa bottom. So, ang gagawin mo is ito na mag-decide ka, natandaan mo na ito ay sa labas. Ito, sa labas to. Kasi malayo siya, di ba? Itong masyadong malapit na lapat. Yan yung inner side. So, paglagay mo dito is dito. Ganyan. Style niyan. Tapos itatayo din ito mamaya. Para hindi tayo mahirapan, lalo na kung ikaw lang mag-isa. So, pasok mo lang dito yung side. Tapos, lagay mo dito muna. Tapos, kailangan natin ng screwdriver na hahanapin ko. So, ba yun? Oops, dito. Kailangan pa natin ng screwdriver. So, lagay nyo lang dito. Tip ko lang is huwag niyo muna masyadong higpitan para hindi kayo mahirapan mamaya pag nagkabit na kayo dito sa kabila. Pag naka-fix na kasi yung isa, matigas na 'yan. Hindi mo na ma-shoot lahat ng tornilyo. Pusan. So ito na yung last part natin, last na tornilyo. I-fix ko na 'to. Yan, tigas nga siya eh.
Yan yung rason kung bakit hindi nyo muna siya ihigpitan. Hintayin nyo muna mapasok lahat sa kanyang higpitan. Sa case ko, napasok ko na lahat ng tornilyo. Kaya higpitan ko na to. So after nyo maghigpit dito na side, higpitan nyo din yung kabilang side, pa-cross. Yan yung basic ng paghigpit ng mga kung ano-anong bagay. Dapat i-cross nyo. Para pantay. Yan. Ito na kan sa palayo na. Ayan, makikita nyo nang tumatayo na yung ating mirror stand na may rack sa may bottom part niya. Nakabit na natin yung mirror. Yung mirror niya naman niya ang pinaka mahirap dun. So, advice ko lang, pag gusto nyo ng sureball na gawa, eh dapat dalawa kayo dito, lalo na sa pagkabit nyo ng salamin. Kasi baka magkamali tayo ng konting galaw, eh malaglag yung salamin, baka mag-crack pa. Sayang naman. So, walang problema humingi ng tulong. Sinuman is an island. Okay. So, sa salamin, kasi nagbibideo yung partner ko. Try ko mag-isa. Pero huwag niyo akong gayahin ha. Kailangan niyo ng katulong dito. Para sureball yung gawain. Anyways, try ko lang. Okay? I-prepare niyo lang muna yung sa taas. Iunahin niyo. Kasi iunahin niyo i-fix yung sa taas. Ito dalawa. Yung walang palaman. Shoot niyo lang siya dito. Saan na ba yung nasa dito? So yung salamin natin, so sa picture kasi ito yung dulo. Ito yung top part, yung may oval. Yung pabilog. Sa baba naman yung so may pasok ko na. So luwag lang muna, huwag nyo i-fix para hindi kayo mahirapan dito sa kabila. Okay. Yan. So after nyan, hindi na higpitan. Okay na ang ating salamin. Salamin, salamin. Ngayon ang gamit nito, ito yung trick part niya. Ito kasi dapat ikabit nyo lang ng paganon. Kasi yan yung parang roller guide niya. So, pasok nyo lang ng ganyan. Oops! Nahulog. Kita ko sa ikaw po. Ayan. Tama. Pag malayo masyado, ay ilapit mo lang. Yan. Iba naman ito isa. Tanggap buwan. Yan. Wala yung ipakita. Yan. Itong isa sa sulo, yung isa sa gawas. Yan. Mas malaki yun sa bilog, sa labas, sa pa. Okay? So ito yung sinasabi ko. Pag kasi yung dito, eh dito yan. Magaganon man, mahihila mo yan. May tendency masisira. Mapuputol or mababali. So, yung kinagat ko ano nga. Yan. Ipusag. Iyan asa o sa itaod. Itaod ni Madritso. Tapos to. Sa kabila. Tandaan nyo lang ito. Pasok mo lang dyan. Pasok mo dito. Palaman mo to. So that's it. We're so happy kasi buo na ang ating salamin, salamin. Tingnan natin to. Oop. Shoot nyo lang na maigi. Huwag naman masyadong higpitan para
nagagalaw.